Doctor po, mga karyal, may bagyo po tayo ngayon, masama ang panahon. Nandito po ako sa loob ng aking tindahan. Ginaya ko na po yung mga kakailanganin ko po sa gagawin kong video ngayon. Ang gagawin po natin ngayon ay magpupunla po tayo ng buto ng pechay sa tatlong klase ng lupa. Ito po ay yung tinatawag na sandy soil, clay soil, at garden soil. Magpupula po tayo ng buto ng pechay. Titingnan po natin kung saan siya mas mabilis tumubo. Sa tagal po na po kasi nagtatanim, iba't iba klase na po ng lupa yung napapagtapnan po. Pero sa video po na to, ipapakita ko po sa inyo ang aking gagawing pagpupunda at nang malaman nyo din po at ma-apply nyo po kung kayo ay mahilig po sa garden, pagtatanim, sana po may matutunan po kayo sa video to. Umpisa na po natin yung pagtatanim po o pagpupunda natin ng buto ng pechay. Ito na po yung mga kakailanganin natin na lupa. Ito po yung tinatawag na garden soil. Medyo mapula-pula po siya kasi complete na po siya. Ito po naman yung tinatawag na clay soil or silky soil. Medyo malagkit siya na brown siya. Ito naman po yung sandy soil. Mapapansin nyo po, kaya po siya tinawag sandy soil, mabuhangin po siya. Ayan po yung mga buhangin niya. Titingnan po natin kung saan mas mabilis tumubo ang ipupula po nating pechay. Kung sa sandy soil, sa clay soil or silky soil, o sa garden soil na kompleto po sa kanyang mga ingredients. Kailangan din po natin ng paso para po sa pagsasalinan po ng paglalagyan po ng lupa. Nabili ko lang po yan sa may palengke sa halagang 20 pesos po ang isa. Makakapagtanim na po kayo o makakapagpunla na kayo ng pechay. Sa pagpupunla po, una pong yung gagawin, i-check nyo po yung paso kung may mga butas po yan. Ayan, kailangan po, ano yan, butas po siya para po sa air pruning po ng ating ipupunla para po yung mga ugat niya madaling ano, mag-spread po. Kasi mas maraming ugat, mas malusog at mas madami siyang ibubunga. Pero magpupunla po muna tayo. Ito po yung pinunla, ang pupunla po natin. Ang buto po ng pechay. Ito po binili ko lang po sa mga, mabibili po nyo to sa mga agricultural supply o sa garden store sa halagang 20 pesos lang po. Ayan po, magsasali na po tayo ng mga lupa at yung klase sa ating paso. Pinipreparan po natin na ating pagpupundaan. Kung mapapansin nyo po yung silky soil or clay soil, ito po yung malagkit po. Pagka po siya basa, malagkit. Pagka naman siya tuyong-tuyo o maaraw, matigas siya, mahirap siyang ibuhaghag. Dahil nga, ito po yung nakukuha po sa mga ano, sa mga bukid, sa ilog.
Yan po yung ano. Sunod naman po itong sand soil. Ay, papansin nyo po, mabuhangin siya. Kaya po siya tinawag na sandy soil. Mix po siya. Then, ito pong garden soil. Ito po yung buhaghag. Ito po yung karamihan eh, ginagamit sa kanilang mga tanim. Ito. Ayan po, tapos na po natin lagyan ng mga paso. Ano po natin dito. Para makita niyo po na maliwanag. Ayan po, umuulan-ulan. Kukunin na po natin yung buto ng pechay. Pupunla po kahit po i-ano nyo lang po sa bulbura nyo lang po. Ayan. Nakikita nyo po yun. Itingnan po natin kung sino yung mas mabilis tumugo. Ayan. Ito po ang sandy soil. Ito po ang garden soil. At ito po ang clay soil or silky soil. Okay. Ayan po, medyo po maulan. Kaya ayan po, nakita nyo na po kung paano po tayo magsimula na pechay sa tatlong klase ng lupa. Mga ilang linggo lang po, kapakita ko po sa inyo ang magiging resulta. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, huwag nyo naman po kalimutan i-like, subscribe po si Marvin. Nagsasabi po na faith, love, and peace. Hanggang sa muli po.